Hello po and good morning friends! Nagbabalik po si Kelly Cruz sa kanyang kusina para sa isa na namang baking vlog. Sa totoo lang, hindi talaga ito yung bala kong i-film ngayon. Pero dahil na-realize kong ang tagal ko na palang hindi nag-film na nagluluto ako, nagbe-bake ako, bakit hindi ko na rin videohan? Bakit hindi ko na rin i-vlog? As you have read from the title, ang gagawin ko ngayon ay burnt Basque cheesecake. My favorite kind of cheesecake. This is super easy to make. Mas onti yung ingredients niya sa regular cheesecake. It doesn't have the cookie crust sa it. Cookie crust? Wala siya nung graham sa ilalim at wala din siyang butter, but it's so much creamier and sobrang sarap. If you haven't tried this yet, go screenshot the ingredients tapos sabihin natin gawin to make it more fun. Although yung ingredients na ipopost ko lang sa screen ay for 1 each. Hindi na ako marunong magsalita. 1 8-inch cake pan. Pero ang gagawin ko for today ay 1.5 servings. So kung mapapanood nyo, sobra yung gagamitin kong mga ingredients because I plan to give away some of these to people. Sana all. So, wala na akong hinihintay pa kundi ang sarili ko. Kanina pa nakanda dito ang mga ingredients. Ako na lang ata yung hulang. At apron pala, naiwan ko sa bahay namin. This means war. Let's go. First things first, i-line nyo yung cake pan nyo ng parchment paper at least 2 inches above or an inch para lang hindi siya mag-overflow. At para makuha niya yung crinkles? Para makuha yung mga creases kasi that's usually how burnt basque cheesecake looks like. Yung finish niya, medyo rustic, vintage. Ready ko yung mga maliliit ko. This is my first time making a smaller version of the burnt basque cheesecake. So, sana naman success. And also, preheat the oven to 450 degrees Fahrenheit. So, mga bakers dyan, alam nyo na pag nagbe-bake, medyo mas mababa dapat yung temperature, di ba? Usually, 350 degrees Fahrenheit lang, ganun. Pero this is a higher temperature kasi sadya talagang mauunang maluto yung outer part ng cake para creamy yung finish nung gitna. So, sunog nga yung labas, pero pagkahiwa mo, fluffy, creamy, texture, heaven. Put all the cream cheese in a large bowl. Ever since, minimix ko yung Cooper pati yung Emborg. They just work so well together. Kanina ng umaga ko pa rin ito nilabas, kaya nakikita nyo medyo melted na yung cream cheese natin. Don't forget to scrape off cream cheese kasi kailangan din naman masusunod natin yung tamang measurements, diba? At sayang naman, bawat patak nito binayaran mo, be. Meron na pala dito sterilized gloves. Ayoko kasi yung feeling na pumapasok yung ingredients sa mga koko ko. Buti na lang wala akong acrylics ngayon, pero share ko lang, ang cute nitong spatula ko. Pero ito ba yung tsura nung pinanganak tayo ng mga nanay natin? Ganun yung pagkakabukas. Uy, at ganun yung pots! Oo nga pala, hindi ko alam kung kailan ito mapopost, pero kaya ako nagbe-bake ng isang katerbang cake. Ipapamigay ko to dahil Valentine's bukas. So I hope naman magamit nyo rin tong recipe na to kung gusto nyo gumawa ng burnt basque cheesecake for someone or for yourself. I can buy myself flowers, I can buy myself burnt basque cheesecake. Next step is to add in the sugar. Ewan ko lang, pero siguro gagana rin pag gumamit ng caster sugar para less lumps. Kasi yun yung gusto nating ma-achieve dito. Now it's time to mix. Naiwan ko sa bahay namin yung stand mixer. So, pag-utilisan ko muna tong hand mixer na sana gumana. Kasi first time ko ito gagamitin sa baking ko. Laka. Gusto mo yung ayaw kasi tanggalin yung spatula. Burnt basque cheesecake na ang flavor. Goma. Ang ganda! Siyang gelato. Don't forget to scrape the sides para ma-mix din siya dito sa gitna. Next step is to add in the... Buti na lang binasa ko muna bago ko ilagay kasi meron din ako dito red food coloring para dun sa red velvet brownies na ibibake ko naman. That's going to be on my TikTok. Go and subscribe ka din man. Oo, subscribe. Usually, hindi linalagay ng vanilla ang burnt basque cheesecake. Pero dahil mahilig ako sa vanilla flavor, para sa akin kasi mas masarap pa din pag mayroong vanilla. Next is to put all the eggs sa batter. Make sure hindi masasama yung eggshells. Kundi, panira yun ng smooth texture. And sour cream. Optional din pala kung gusto nyo may tangy taste, pwede kayong maglagay ng lemon juice. Pero dahil hindi ako mahilig sa mga citrus tasting na cheesecake, it's a no for me. And then once again, mix until smooth.
kinikilig ako unti-unti na siyang natatapos. Bango! Hindi ko alam sa inyo, pero sobrang mahal ko talaga cheesecake. Favorite food. Favorite dessert. Favorite cake. Favorite flavor. I love cheesecake. Next, for the medyo messy part, get another medium-sized bowl. And then, mix in the flour and the remaining sugar. Dahil nga, mas marami pong batch na gagawin ko, I'm putting 3 tablespoons. And then, add in half of the cream. Usually, ginagamit ko itong all-purpose cream, pero mas recommended ata na yung whipping cream yung gamitin para smoother pa siya. Na all smooth. Ba't di kayo mag-lotion? Mix lang siya hanggang mawala na yung lumps. Hindi ko lang kung paano yun mangyayari, pero tiwala lang. Kasi, parang lumps lang siya ngayon. After mixing, ilagay lang siya dito sa batter. Gagamit ng maliit na spatula tapos mahihirapan. Ganyan tayo eh. Is cute. Again, mix. And then add the remaining cream. Tapos mix lang ulit ng mix hanggang 12 na ng gabi. And then, pwede nang i-pour sa cake pan. Sobrang bango. Sana dito kayo ngayon para maamoy nyo rin. Matikman na din. Mukhang pwede na siya ilipat. Hindi ko masyado tataas na itong ilalagay ko sa 8-inch na pan para marami pang matira for the mini burn-glass cheesecake. Kung may matira na lang doon, dadagdagan ko pa to para mas mataas pa siya. Ready, go. Parang mas madali ata pag gumamit ako ng soup ladles, gawin ko na lang siyang sabaw. Liliit kasi na itong mga lalagyan, te. Baka akong sumasandok ng lugaw. Oh my god, na-excite ako. Magitira pala ako ng onting batter dito kasi itong maliliit, bala ko gawing Milo at peanut butter at Bisco flavor. Siyempre, hindi ito magiging Kelly Cruz video kung walang peanut butter. Tama ba? Parang mali ata na nilagay ko yung Milo pagkatapos. Bahala na niyo. Ang cute niyo. Bakit hindi ganito yung tsura ko? Medyo mahabang proseso to, kaya time-lapse na lang in 3, 2, 1. Mainit na yung oven, kaya pwede na ipasok tong mga to sa loob. Para dito sa pinakamalaki, ilalagay ko siya sa top layer, tapos sa dulong-dulo, para yun yung pinakamainit na lugar ng oven. Ano ko nalaman? Tumatambay ako dun minsan eh. This big one will take 23 to 26 minutes. While the smaller ones, papantayin ko na lang. Siguro around 20 minutes lang, tapos na sila. Finish na. And we are done. Kailangan talaga paglabas niya, burnt yung taas, tapos medyo jiggly pa din. Wait for the cake to completely cool, tapos kailangan ilagay siya sa refrigerator for at least an hour or two overnight. Kaya sadly, hindi ko siya mati-taste test ngayon. But for my outro, ilalagay ko na lang yung clips na taste test ko, of course. I really hope you friends enjoy this video. If you want to watch some more cooking and baking, go subscribe to my channel and follow me on my TikTok. At kung gusto mo naman akong panoorin, kumain lang at kumain, kumain at kumain, at magpakit at magpaganda, just go to my YouTube channel. Thank you so much, friends. I hope your day is as smooth and as sweet as this cake. Bye-bye. Designing the cake with edible flowers para mas gift vibes. Everything we said, but I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me like that, love me like that? Oh, staying inside in my bed all day long, listening to sad songs and feeling so low.